Good vibes only para akit swerte. Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay ang monthly Chinese horoscope para sa April 2021. Kung bago po kayo sa ating YouTube channel, maaari lang po na i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Sulyap malupit, kabalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, lika dito, nakalaan lahat ng paborito. Rat. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay pinapayuhan na mag-impok ng pera sa buwan na ito. Maraming magagandang oportunidad na lalapit sa buwan na ito, pero kinakailangang bantayan ang gastos dahil hindi masyadong maganda ang daloy ng enerhiya ng pera para sa kabuuan ng Abril. At sa buwan na ito, mahalaga rin na magkaroon ka ng karagdagang pasensya dahil merong mga hindi pagkakasunduan, merong mga argumento sa inyong partner at mga kasamahan sa trabaho. Maganda rin sa buwan na ito na maging practical sa iyong mga desisyon, alamin kung ano ang mga totoong pangyayari sa mga sitwasyon para hindi ka magkamali sa iyong mga desisyon, sa mga choices na iyong gagawin. Ang buwan na ito ay maganda para lalong magpursigi, galingan mo pa ang iyong talento, ang iyong mga ginagawa at kung ano man ang iyong skills, at mas maganda sa buwan na ito na mag-aral. Maghanap ng mga pamamaraan na ma-improve mo palalo ang iyong pamumuhay. Ox. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Ox, ang April ay mangangailangan na i-focus mo ang iyong attention sa iyong pag-aari, sa iyong mga mapagkukunan, ang sa pera, dahil merong tsansa na maraming mga decline na magaganap sa buwan na ito. Maaari na medyo mababa ang pumapasok na pera sa buwan na ito, maaari rin na makulangan ang income na pumapasok at magkaroon ng karagdagang stress sa buwan na ito, mga problema sa pera, problema sa kakulangan sa pambayad. At ang kagandahan sa buwan na ito ay mas maganda ang enerhiya ng good health at maganda rin ang inyong relasyon sa ibang tao, pero ang pera ay nanganganib sa buwan na ito. Kaya kung ikaw ay isang ox na merong magandang trabaho, husayan mo pa ang iyong mga ginagawa at huwag basta-basta lang gumastos. Pag-isipan ng mabuti ang kaayusan ng iyong budget. Tiger. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Tiger, hindi masyadong maganda ang April para sa iyo. Merong malas na star ng Philian. Ito ang nagdadala ng problema sa buhay ng tao. Maaari rin na maraming mga tao na hindi sang-ayon sa kung ano man ang iyong mga desisyon sa buhay. Merong mga palakid sa iyong mga plano, pero positibo ang buwan na ito para sa iyong kalusugan at maaari rin na ang iyong kaligtasan ay mga nganib rin, kaya bantayan ang mga ito dahil hindi masyadong maganda ang enerhiya para sa iyo sa buwan na ito. Maari rin na mamomroblema ka sa pera ngayong buwan, kaya kung merong tsansa na ikaw ay makapag-save ng konting pera, gawin mo ito. O kaya kung meron kang mga lumang bagay na pwedeng mapagkakitaan, ay pakawalan mo ang mga bagay na ito para magkaroon ng karagdagang income. Pag-ingatan ang pananalapi sa buwan na ito. Rabbit. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit, merong mga problema sa career at trabahuan. Sa buwan na ito, maaari na maraming mga kailangang tapusin, malakas ang pressure sa trabahuan, maaari rin na ikaw ay mawalan ng gana sa iyong trabaho, maaari na hindi ka na masyadong motivated na gawin ang mga kailangang gawin. At sa buwan na ito, mga rabbit, maaari na magkaroon kayo ng problema sa inyong pangangatawan, kaya kung kinakailangan, dagdagan ang iyong
pag-alaga sa iyong sarili, matulog ng ayos, kumain ng mga masustansya at masasarap na pagkain. At kung ikaw ay nawawalan na ng gana sa iyong trabaho, ay gawin mo pa rin ang mga kailangang gawin, maging praktikal at huwag mo nang mag-resign sa mga trabahuan kahit na konti lang ang sweldo. Ay pagtiyagaan ang mga ito bago ka mag-resign, siguraduhin na meron kang pwedeng mapasukan. Dragon. Ang mga tao naman ay pinanganak sa Year of the Dragon. Meron ring mga decline sa inyong trabaho, sa inyong career sa buwan na ito. Magiging less dedicated ka, mawawalan ka ng gana, at maaari rin na hindi ka na masyadong concerned sa iyong trabahuan. Maaari na merong mga away sa iyong boss o kaya away sa mga kasamahan sa trabaho. Kaya hinay-hinay, bantayan ang inyong mga gawain, pag-ingatan ang iyong mga ginagawa na pinagkukunan mo ng iyong income. At mas makakatulong sa iyo, mga dragon, huwag masyadong high blood sa kung ano man ang inyong mga maririnig. Mas maganda sa buwan na ito, sa Abril, ay maging mapagkumbaba at lawakan mo pa ang iyong mga pananaw, pag-ingatan ang gastos. Snake. Swerte naman ang mga taong ipinanganak sa Year of the Snake dahil maganda ang April para sa inyo, lalong-lalo na sa inyong trabaho at sa inyong yaman. Maari na magkaroon kayo ng extra income at maari rin na kayo ay magkaroon ng karagdagang sweldo. Maaring merong mga promotion na magaganap, lalong-lalo na sa bandang huli na ng buwan. At sa buwan na ito, merong swerteng enerhiya ang star ng Ziwi ay magdadala sa inyo ng tulong. At maaari rin na maraming mga tao na makasubaybay sa inyo, mag-facilitate para kayo ay makapagtrabaho ng ayos. Marami kayong makukuhang suporta sa inyong trabahuan at mas madali sa inyo sa buwan na ito na magkaroon kayo ng karagdagang income, mga passive income. Kaya swerte ang buwan na ito para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Snake. Horse. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Horse sa buwan na ito ay magiging swerte dahil rin sa maswerteng star Guyin. At ito ang star na magdadala ng kaayusan sa iyong career, sa iyong trabaho. At sa buwan na ito, magiging mas maayos ang iyong trabahuan. Maari rin na ikaw mismo ay makakatulong sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Sa buwan na ito, mapapansin ng iyong boss, ng mga kasamahan mo sa trabaho, ang iyong hard work. At ito rin ay magdadala sa iyo ng magandang balik. Maganda ang iyong income. Kung ikaw ay merong negosyo, mas magiging maganda ang buwan na ito para sa iyo. Sheep. Ang April ay hindi masyadong maganda sa inyong kalusugan. Kinakailangang bantayan ang sapat na pahinga, sapat na tulog at ang pag-aalaga sa sarili. At kailangan rin na focus ka rin sa iyong trabaho. Ngayong buwan na ito, bantayan ang iyong mga ginagawang aktibidad. Siguraduhin na hindi ka mapasubo sa inyong mga pakikisama sa ibang tao. At huwag rin muna gumawa ng mga risky activities. At sa buwan na ito, bantayan ang iyong seguridad at ang iyong kalusugan. Ang pera ay katamtaman lamang at walang masyadong malakihang advances. Monkey. Swerte naman ang mga taong ipinanganak sa Year of the Monkey sa buwan na ito. Dahil ngayong buwan, mas magkakaroon ng mas magandang posisyon sa inyong trabahuan, magiging maayos rin ang iyong kalusugan at maaari rin na sa buwan na ito ikaw ay mapunta sa mas magandang posisyon at maaari rin na madali lang ang iyong trabaho. O kaya mas magiging maganda ang iyong relasyon sa iyong boss o kaya sa iyong supervisor, mas magiging maayos rin ang iyong pagkikisama sa ibang tao, madali lang ang buwan na ito para sa iyo. Rooster. Ang mga tao naman na ipinanganak sa Year of the Rooster, swerte ang buwan na ito para sa inyo. Maaring makakuha kayo ng suporta o tulong sa iyong trabahuan. Maari rin na sa buwan na ito, ikaw ay sobrang magtrabaho pero makukuha mo rin ang tulong ng ibang tao. Maari rin na ikaw ay ma-promote o kaya mabigyan ka ng bonus sa iyong mga ginagawa. Kaya kailangang bantayan sa buwan na ito, mga taong ipinanganak sa Year of the Rooster, ang inyong kalusugan at siguraduhin na focus
pa rin kayo sa inyong mga layunin. Dog. Ang mga tao naman na ipinanganak sa Year of the Dog ay maswerte sa buwan na ito at maganda ang blessing ng maswerteng star. Ito, magdadala ito ng swerte sa iyong career at sa iyong pera. At ito rin ay makakatulong sa iyo na magkaroon ka ng promotion o kaya karagdagang sweldo. Kaya sa buwan na ito, mas beneficial na magpakumbaba lang, relax lang, cool ka lang at huwag kang masyadong mataranta sa buwan na ito. Ang mga tao naman na ipinanganak sa Year of the Pig ay kailangang pag-ingatan ng iyong kalusugan sa buwan na ito. Walang masyadong problema ang buwan na ito para sa iyo. Walang masyadong bad luck. Wala rin malakihang surprises, pero meron pa rin mga konting stress. Ang kinakailangan lang ay huwag magpadala sa kung anuman ang iyong mga kinakatakutan, ang iyong mga pinapangambahan. Katamtaman lamang ang swerte ng mga taong pinanganak sa Year of the Pig sa buwan na ito, pero wala rin masyadong malas o walang sakit sa ulo. Kaya pwedeng-pwedeng i-enjoy ng mga pigs, mga taong pinanganak sa Year of the Pig, ang buwan na ito. Abangan ang inyong monthly Chinese horoscope para sa susunod na buwan. Maraming salamat po! Ito ang mga payong dapat bigyan, nating halaga para sa atin din yan. Narating Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyap malupit, kabalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito.